dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa timay dalang. Tanay na kunihat hinirang kawang iniingatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang Diyos ng aming mga ninuno. Niloob mo na sina San Joaquin at Santa Ana ay maging magulang ng mahal na birgen na ina na ng nagkatawang taong anak mo. Bilang tugon sa dalangin ng mag-asawang banal, makapakinabang nawa sa pangako mo ang iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, si Moises ay bumaba na ng bundok. Dala niya ang dalawang tapyas na batong kinasusulatan na mga utos na ang Diyos mismo ang sumulat.
Nang pabalik na sila, narinig ni Josue ang sigawan ng mga tao. Sinabi niya kay Moises, "Parang may digmaan sa kampo. Ang naririnig ko'y hindi sigaw ng tagumpay o ng pagkatalo, kundi awitan," sagot ni Moises. Nang sila'y malapit na sa kampo, nakita ni Moises ang guya at ang mga taong nagsasayawan. Dahil dito, nagalit siya. Ibinalibag niya sa paanan ng bundok ang mga tapyas na bato at ito'y nadurog. Kinuha niya ang guya at sinunog. Pagkatapos, dinurog niya ito ng pino, saka ibinuho sa tubig at ipinainom sa mga Israelita. Hinarap niya si Aaron, "Ano ba ang nangyari sa iyo at pumayag kang gawin ang kasamaang ito?" Sumagot si Aaron, "Huwag ka nang magalit sa akin, kapatid ko. Alam mo naman kung gaano katigas ang kanilang ulo. Hindi ko sila mapigil sa paggawa ng kasamaang ito. Sinabi nila sa akin na igawa ko sila ng Diyos na mangunguna sa kanila sapagkat hindi nila alam kung ano na ang nangyari sa iyo. Kaya tinanong ko sila kung sino ang may ginto. Ibinigay nila sa akin ang mga alahas. Tinunaw ko sa apoy at lumabas ang guyang iyon." Kinabukasan, sinabi ni Moises sa mga tao, "Napakalaki ng nagawa ninyong kasalanan. Aahon ako ngayon sa bundok at makikipagkita sa Panginoon. Baka sakaling maihingi ko kayo ng tawad." Umahon nga sa bundok si Moises at dumaing sa Panginoon. Sinabi niya, "Napakalaking kasalanan ang nagawa ng mga tao. Gumawa sila ng Diyos-Diyos ang ginto. Ipinakikiusap ko pong patawarin na ninyo sila. Kung hindi nyo sila mapapatawad, burahinin ninyo sa inyong aklat ang aking pangalan." Sumagot ang Panginoon, "Kung sino ang nagkasala sa akin, ay siya kong buburahin sa aking aklat. Ngayon, pangunahan mo sila sa lugar na sinabi ko sa iyo at papatnubayan kayo ng aking anghel. Ngunit darating ang araw na parurusahan ko ang mga Israelita dahil sa kanilang mga kasalanan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Sa may bundok ng Horeb, doon ay naghugis niyong gintong baka. Matapos mahugis, ang ginawa nila'y kanilang sinamba. Ang dakilang Diyos ay ipinagpalit sa Diyos na nilikha. Sa Diyos na baka, na ang kinakain ay damong sariwa. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Kanilang nilimot ang Panginoong Diyos, ang tagapagligtas, na iyong ginawa doon sa Ehipto'y kagilagilalas. Sa lupaing iyon ang ginawa niya'y tunay na himala. Sa dagat na tambo, iyong nasaksihan ay kahanga-hanga. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Ang pasya ng Diyos sa ginawa nila'y lipulin pagdaka. Agad na dumulog sa puon si Moises na magitan siya. At hindi natuloy yaong kapasyahan na lipulin sila. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Magsitayo po ang lahat. Oh, alleluia, oh, alleluia.
magulang natin, Diyos Ama, anak ng salita niya, tayong mga aning una. Inyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isa na namang talinghaga ang inilahad ni Jesus sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang tao na nagtanim ng isang butil ng mustasa sa kanyang bukid. Pinakamaliit ito sa lakat ng binhi. Ngunit kapag natanim na at lumago, ay nagiging pinakamalaki sa lakat ng puno ng gulay. Ito ay nagiging punong kahoy, anupat napamumungahan ng mga ibon ang mga sanga nito. Nagsalaysay pa siya ng ibang talinghaga. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng lebadura na inikalo sa isang babae sa tatlong takal na harina at umalsa ang buong masa. Sinabi ni Jesus sa mga tao ang lakat ng ito sa pamamagitan ng mga talinghaga at wala siyang sinabi sa kanila na hindi gumagamit ng talinghaga. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ng propeta, magsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga. Ikakayag ko sa kanila ang mga bagay na nalilihim mula ng likain ang sandibutan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po na po ang lahat. Sa pamamagitan po ng ating ebanghelyo ngayong umaga, ibig ipaalam sa atin ng ating Panginoong Jesus kung pinaghari natin ang Diyos sa ating buhay, kung ang lahat ng mga itinuturo
ng ating Panginoon, iniintindi nating mabuti at tinutupad sa ating buhay habang tayo ay nabubuhay sa lupa. Ang ating buhay ay gaganda. Angat na angat at magiging maayos. At pagkatapos ng ating buhay sa lupa, matatanggap tayo kaagad sa langit. Kaya ang payo ng Panginoon, kung ibig natin maging magandang maganda ang ating buhay sa lupa at makamit natin kaagad ang langit pagkatapos ng ating buhay sa lupa, lahat ng itinuturo ng ating Panginoon, tuparin natin habang nabubuhay tayo dito sa lupa. Yan ang ibig ipaalam sa atin ng ating Panginoon ngayong umaga. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, kasama nina San Joaquin at Santa Ana, magtiwala tayo sa Panginoon na nakaalam ng mga pangangailangan ng ating mga pamilya at ng pamayanan ng simbahan. Ang ating tugon, Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Ang simbahan naway patuloy na magtanggol sa kabanalan ng kasal at ang kahalagahan ng buhay ng pamilya, manalangin tayo. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga magulang naway maitanim sa isip at puso ng kanilang mga anak ang mga aral sa pagmamahalan at kabanalan, manalangin tayo. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga anak naway laging magmahal at gumalang sa kanilang mga magulang at mga ninuno, manalangin tayo. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga mag-asawang nagkakalayo naway muling matuklasan at pahalagahan ang isa't isa sa diwa ng kapayapaan, pagpapatawad at pagkakasundo, manalangin tayo. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Panginoong Diyos, basbasan mo ang aming mga tahanan. Pagbuklo rin mo ang aming mga anak na lalaki at babae sa nag-iisang pamilya ng iyong simbahan. Hinigiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pag-aalay namin sana'y kalugdan mo isang bayan na nagpupugay, nagpupugay
mamahal sa iyo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alat na sa gisag ng bigay mong kaligtasan? Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sa gisag ng bigay mong kaligtasan? Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang akin namin ngayon upang sa pagpapalambo kay Abraham at sa kanyang lahi, kami ay pagindapatin na makasalo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihan ay lagi mong pinaaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan. Sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami ay makatulad. Ang mga banal na tao ay tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at panalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo
ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbakang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, ang kanyang katuwang na obispo at ng tanang kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asa na sila
ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birgen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lakat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lakat ng masama. Hinikiling namin, Ama, iadya mo kami sa lakat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lakat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag nang tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon
ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesus na aking kapatid, sa lupa namin bumalik. Iyong mukha'y ibang-iba, hindi kita nakikilala. Pulutan mong aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw po'n makikilala sa taong mapagkumbaba. Jesus na aking kapatid, putikin man ang iyong sapin, punit-punit ang iyong damit. Nawa ika'y mapasakin, tulutan mong aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw po'n makikilala sa taong mapagkumbaba. Jesus na aking kapatid, sa bukid ka nagtatanim, o sa palengke rin naman, ikaw ay naghahanap buhay. Tulutan mong aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw po'n makikilala, ikaw po'n makikilala, ikaw po'n makikilala sa taong mapagkumbaba. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmakaw, niloob mo na isilang mula sa mga tao ang bugtong na anak mo upang ang mga tao ay sumilang sa iyo bunga ng sakramento. Hinihiling namin na kaming nagsalo
sa pagkain na laan sa mga anak, ay pamanalin mo sa espiritu ng iyong pagkukup sa aming lahat sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.